Good morning po mga kaamag. So, ayan po. Good morning at tayo po ngayon mag-harvest ng ating kabute. Ayan. So, andito na po tayo ngayon sa ating lugar kung saan tayo ay nagpunla ng kabute. 12 days ago. So, bumangon po tayo talaga ng 4 a.m. para po makapag-harvest ng ating first harvest po ng ating pinunlang kabute or binhi ng kabute. So, ayan na po ang ating nagpaguran. Ayan, ang dami pong talagang humubo naman sa ating first harvest. And for sure, for second harvest, mas marami pa po yan. Ayan, so talaga madilim pa po. Pero aabutin po talaga kami dyan ng umaga para sa pagpipik po ng ating kabute. Ayan. Sa mga hindi po nakakaalam, ang ating kabuti po sa market ay nabibili po ng 350 per kilo po kapag ito po ay nakabukan na. At sa mga bilugin pa, ayan, mga maabot pa ng 400 to 600 pesos po yan, lalo yung maliliit pa. So, talaga nga naman po napakamahal. Ayan po, so inumaga na tayo, ayan. No? Sobrang saya akong mag-harvest talaga ng ating kabute. So, malapit na rin po natin na mapuno yung isang basket natin. Oo, diba? Meron pa tayong malaking kabute, ayan. Mga nauna nang tumubo, siguro kahapon pa yan. Ayan, so napakasaya po talaga at napakasarap sa pakiramdam makapagpatubo ng maraming kabute. Ayan, so basta masundan lamang po yung procedures na aming ibinibigay. O, nabibenta rin po kami ng binhiyan, gumagawa rin po kami. So ayan, kami po ay nag-harvest banda dito sa May Maliwanag at si Kuya naman doon po kung nakita nyo kanina sa bandang sa loob. Ayan, dalawa po sila ng aming uncle. So yan, dami-dami po talagang harvest. Tig isang tray po kami napuno po yan. Ayan, kitang-kita nyo po yan, no? Sa ang dami, maliliit. Hindi pa natin yung pupulutin, mga kaamag. Ang gagawin po natin yan, isasarap po muli natin yung plastic para po bukas ready for harvesting na naman po tayo. O diba, ang dami. For sure, mas marami pa po yung i-harvest natin for second harvest po kumpara dito sa first harvest natin. So, ang pagka-harvest po pala, para lang po sa kaalaman ninyo, kailangan po buksan lamang sa parte kung saan kayo mag-harvest at ibalik po kaagad yung supot po na binuksan po natin. Ayan. Para po hindi po mahanginan at ang oras po ng ating pag-harvest ay dapat umaga o kaya po ay magdidilim na yun. Yung mga weather po is talaga namang hindi sobrang init or hindi talaga mainit. Mas maganda na sa umaga po tayo mag-harvest para hindi po masuyot or malusaw. Pag sa tanghali tayo nag-harvest, malulusaw po ang maliliit na pinheads. Maaaring hindi na po ito tumuloy. Ayan. So dito naman tayo kay Kuya Pogi ulit. Samahan natin siya mag-harvest ng kabute. So, dito na po tayo sa silong po ng kawayan tayo nakapagtanim. Kasi silong po nito. Ayan. Nako, basang-basa na ng likod ko ng ulan. Pero okay lang yan kasi worth it at sobrang saya po talaga mag-harvest nito. Kita nyo yan. Napakadami po talaga. Ayan. So, talaga naman po effort lang din nito. At kahit na po kailangan gisingan ng maaga, daily routine naman po natin yan, ay ang sarap po sa feelings. Umagang-umaga po, blessings talaga yung tumarating sa atin. Diba? Kung gigising ka na lang, nandiyan na yung blessings, sa harvestin mo na lang. At, diba? Magkakaroon ka na ng kabuhayan, magkakaperahan. Yan po yung itsura pala ng labas ng aming pinagpunlaan kung makikita ninyo. Diba po? Napakaganda, napakasalilim po niya, napakasafe. Marami kami na harvest. Na malapit na mapuno yung isang basket natin. Ayan. So, mga kaamag o mga kabulgaraya mushroom, huwag na huwag po kayong
magdadalawang isip na magtanong po sa amin kung paano po ito itanim dahil tradition na po namin ginagawa ng family namin ang pagtatanim po nito. At ang binhi po namin ay 100% po legit na tutubo basta masundan mo lamang po na maayos ang procedures na amin po ibibigay sa inyo. Okay? So, wag po kayong magdalawang isip na subukan ito. Pwede nyo po itong gawin sa basket. Upang sa bahay lamang po, sa lilim sa bahay ito gawin. Maganda rin po yun. Eh, kung may konting space po kayo para matutunan ito, at least po kahit na makaharvest lang kayo ng 3 kilo, 5 kilo pong para lang po sa pang-use po sa bahay, pwede po. Yan, di tayo naubusan. Ang dami natin i-harvest. Kita niyo, kumpul-kumpul po talaga. At talaga namang tumutubo din po sa lupa yan. Lalo po kapag malusog yung lupa. Talaga nga naman po. Ayan, puno na po yung isang basket natin. Pag mataba po yung lupa at yung binhi po natin na tumalsik dyan, ayan, talaga pong tutubo yan. 100%. Ayan, lalo kapag sa gulbat or sa silong ng mga puno natin ito itinatanim. Wala pong sayang. Ayan. Dami na natin nahuha. Sa pagkakaalam ko, ito pong aming na-harvest ay umabot naman po ng 10 kilos. So, kung ibibenta po namin yan, more on po itong ating kabuti ay nakakupit pa. So, mahal po mabenta yan. Nasa 350 to 600 per kilo po namin nabibenta yan. Ayan, ang dami po, diba? Talagang pagkakitaan po. Ayan po. So, ito naman po pala yung kinabukasan, second harvest namin, na nasa 15 kilos naman po. Diba? So, kahapon, tayo ng 10 kilos plus 15 kilos, yung lahat po na nasa 25 kilos po yun. And my third harvest pa po yun, for sure. Yun pa po ang ating aalamin kinabukasan. So, yan. Maraming salamat po sa lahat po nanood ng video na to. Don't forget po sa to subscribe. And click na lang din po ang notification bells. Pasensya na po kung konti pa lang ang video na na-uploads namin. Dahil po busy po kami sa paggawa ng binhi para sa inyo. Pero more po at magsaservice kami ng maraming video sa inyo. Samples po para ma-inspired kayo sa pagtatanim nito. At magkaroon po kayo ng possible na inyong maging kabuhayan. Maraming salamat po and God bless you all. And palike na rin po ang aming page na Bold Valeria Mushroom is Found. Maraming salamat!